Chairman, the 10 Awards Committee. The PNP AAA Icon first is Lacan Distinguished Award to Lacan Marla S. Meneses, PNPA Tagapaglingkod Class of 1987, for his exceptional, meritorious, and outstanding policeman in service for 2015, given this 27th day of February in the year of our Lord, on the occasion of the 36th PNPA Grand Alumni Homecoming at Philippine National Police Academy. A Lapu-Lapu statuette is also presented to Lacan Marlo S. Meneses. A Lacan Distinguished Award is also given to Lacan Joel B. Doria of PNPA Tagapagpatupad Class of 1992 for his exceptional, meritorious, and outstanding achievements as a police officer in the field of police administration. The conceptualization and implementation of major PNP programs and projects in his area of responsibility, which greatly contributed to the enhancement of the police administrative system and successful accomplishments of major police operations in Pasay City Police Station. A Lapu-Lapu statuette is also presented to Lacan Joel B. Doria. Lacan Distinguished Award is also given to Lacambini Flory F. Sanchez of PNPA Kaagapay Class of 1996 for her exceptional, meritorious, and outstanding achievements as a jail officer in the field of administration but also in the field of jail management. Imbued with professional competence and management leadership skills, subject jail officers spearheaded the conceptualization and implementation of major BJMP programs and projects, which greatly contributed to the enhancement of the jail administrative system in Taguig City Jail. Also, a Lapu-Lapu statuette is presented to Lacambini Flory F. Sanchez. A Lacan Distinguished Award is also given to Lacan Romel C. Estelano from PNPA Kapanali Class of 1997 for his exceptionally meritorious and outstanding achievements as a police officer in the fields of police administration and operations. Subject police officer spearheaded the conceptualization and implementation of major PNP programs and projects in his area, San Juan Municipal Police Station, Batangas Pro 4A. And a Lapu-Lapu statuette is also presented to Lacan Romel C. Estelano. A Lacan Distinguished Award is also presented to Lacambini Juana Peter Sales from PNPA Tanglaw Lahi Class of 1999 for her exceptional, meritorious, and outstanding achievements as police officer in Mexico Police Station. A Lapu-Lapu statuette is also presented to Lacambini Juana Peter Sales. A Lacan Distinguished Award is also given to Lacan Redentor C. Ulsano from PNP 2000 for his exceptional, meritorious, and outstanding achievements as a police officer in Rahabago Tondo Police Station. A Lapu-Lapu statuette is also presented to Lacan Redentor C. Ulsano. The same Lacan Distinguished Award is presented to Lacan Lino M. Soriano from PNPA Tagapagsanggalang Class of 2004 for his exceptional, meritorious, and outstanding achievements as a jail officer in the field of administration in Puerto Princesa City Jail. The same Lapu-Lapu statuette is also presented to Lacan Lino M. Soriano. Thank you, sir. A Lacan Lifetime Achievement Award is presented to Fire Colonel Jose V. Cajipe. Associate Professor, Adaptive Member of Pasigasi Class of 1982. Thank you.
The BSPS Class Excellence Award is proudly conferred upon Sinaglaya Class of 2002 in grateful acknowledgement of the class praiseworthy project to be received by their class officers, Police Superintendent Michael John Mangangis, Class President, to be accompanied by Police Superintendent Ricky Sumalde and Police Superintendent Cheryl Yatar. Shall see this present. Be it known that Police Deputy Director General Ricardo Fernandez de Leon, President of the Philippine Public Safety College, has so well deserved to be publicly acclaimed and conferred as PNP AAAI Honorary Member in grateful acknowledgement and recognition of his outstanding stewardship of the Philippine Public Safety College. Be it known that Mr. Joel C. Echo, President, National Press Club and Senior Reporter, Manila Times, has so well deserved to be publicly acclaimed and conferred as PNP AAAI Honorary Member in grateful acknowledgement and recognition of his principled leadership and commitment. Be it known that Mr. Conrado B. Banaldo III, columnist, Philippine Daily Inquirer, has so well deserved to be publicly acclaimed and conferred as PNP AAAI Honorary Member. PNP AAAI, this Lakan Recognition Award is proudly conferred upon Chief Superintendent Armando Estepan Romulete, Director of Philippine National Police Academy, adopted member of Magiting Class of 1983, in grateful acknowledgement of his outstanding accomplishments as Director of PNPA. Lakan Institutional Award is proudly conferred upon Philippine Chinese Charitable Association Incorporated in grateful of its continued support and engagement in the association to be received by Dr. James D., President, Philippine Chinese Charitable Association Incorporated. A Silver Jubilarian Medallion is presented to the Tagapagkalinga Class of 1991 for having achieved 25 years of distinguished service in various fields of endeavor since graduation from the Philippine National Police Academy. The medallion will be received by their class president, Lakan Alan A. Rafael. Thank you very much, sir. Panauhin, mga Lakan at Lakambini, ang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Jejomar C. Binay. Troop Commander, give your men Likas. Amen. Likas! Go! Go, Likas. Maraming salamat sa pagkakakilala, Lakan Ferdy Garay, President ng PNP AAAI. Senator Greg Onasan, Senator Bongbong Marcos, Senator Nancy Binay, PDG Ricardo de Leon, President of PPSC, Congresswoman Tingting Pawangko, Congressman Martin Romualdez, Congressman Wimpy Fentibella, Governor E.R. Ejercito, Police Chief Superintendent Armando Romulete, Director of PNPA,
Dr. James D., Chairman of the Philippine Chinese Charitable Association Incorporated. Lakan Tomas Rentoy III, Chairman of PNP AAAI. Lakan Serapin Petalio II, Chairman of Lakan Awards. Police Chief Superintendent De Gracias Tapayan, Officer in Charge of DJMP. Police Chief Inspector Marlon Labares, PNP Chaplain. Mr. Joel Eco, President of the National Press Club. Lakan Distinguished Awardees, Board of Trustees. At sa lahat ng mga lakan at lakambini, mga kaibigan sa media, mga kawani ng pamahalaan, mga kagalang-galang na panuhin, magandang-magandang umaga po sa inyong lahat. Isang maalab na pagbati sa mga nagsipagtapos sa Philippine National Police Academy sa inyong 36 na Grand Alumni Hometown. Naalala ko, nang huli akong naging panuhin ng PNP, eksaktong isang buwan noong nakaraang taon, kasagsagan ng mga pagdinig sa naganap na massacre sa Mamasapan. Lumipas na ang mahigit isang taon at hanggang ngayon ay naghihintay pa rin tayo ang sambayanan at ang kanilang pamilya ng hustisya at na maalaman ang katotohanan. Nakalulungkot na hindi natin kasama ngayon si Police Senior Inspector Ryan Ballesteros Paralinas, Police Senior Inspector John Gary Alcantara Iraña, Police Senior Inspector Max Jim Ramirez Trilla, Police Senior Inspector Cyrus Pilayan Adiban, Police Senior Inspector Gednad Tabdi, at Police Senior Inspector Rene Lumasa Tyrus. Bagamat wala sila dito ngayon, lagi naman silang namamanatiling buhay sa ating mga alaala at naway laging maging gabay at sandigan ng buong kapulisan at ng PNP Academy ang kanilang dakilang sakripisyo para sa bayan at para sa demokrasya. Mga kababayan, noong ako ay chairman ng Interagency Council Against Trafficking, naging karangalan ko na makasama sa trabaho ang mga kasapi ng PNP, kabilang dito ang mga lakambini at lakan ng PNP Academy. Ang aming mga tagumpay sa kampanya laban sa human trafficking at illegal recruitment ay bunga ng kanilang kahanga-hangang kakayanan at dedikasyon sa tungkulin na ipatupad ang batas. Ang pulis ay ang unang mukha ng batas na nagsisilayan ng pangkaraniwang mamamayan. Kapag masama ang kalagayan ng peace and order sa komunidad, itinuturing na bigo ang misyon ng kapulisan. At kapag ang pulis na mismo ang sangkot sa kriminalidad, takot-takot at kaguluhan ang iiral sa ating lipunan. Ito ang dahilan kung bakit dapat laging binabalikan ang tawag nating mga Pilipino sa ating kapulisan, mga alagad ng batas. At sino pa nga ba ang mangungunang magpatakad at pagpataguyod ng batas kundi ang mga alagad nito? Ang batas ay siyang pamantayan ng kilos at asal ng mamamayan. Ito ay magsisiguro ng kaayusan sa ating mga komunidad. Inaasahan ng taong bayan na ang alagad ng batas ang kanilang unang dudulugan kapag may kaguluhan o paglabag sa ating batas. Ang alagad ng batas, ang tanggulan ng kabutihan, katahimikan at kapayapaan ng ating lansangan, komunidad at bayan. Kayo ang mga alagad ng batas, ang mukha ng batas. Kayo ang kinatawan ng pamahalaan sa pangangalaga at pagtanggol ng mamamayan sa anuman o sinuman na lumalabag sa ating batas. Nais natin ang pagkilala at paggalang sa ating mga uniformadong pwersa, pagkilala at paggalang sa mabuti at tapat na kapulisan. Nais natin na kapag dumating na ang pulis, ang sasabihin ng tao ay ligtas na tayo, narito na ang batas. Sa inyong araw-araw na pagtalima sa inyong tungkulin, nakikita at nadarama ninyo ang kahirapan ng marami sa ating mga kababayan. Batid ninyo na habang marami ang naghihirap at nagugutom, hindi natin masasawata ang krimen.
kasama na ang ilegal na droga. Habang marami ang naghihirap at nagugutom, hindi magiging payapa ang ating mga lansangan at komunidad. Naninindigan ako na kapag naibisan natin ang kahirapan, kapag nakapagbigay tayo ng disenteng hanap buhay, kapag nakapagdulot tayo na kahit kaunting ginawa, mababawasan ang kriminalidad. Naniniwala rin ako na ang mas mabilis ang tugon sa kriminalidad ay ang pagbibigay ng patas ng pagkakataon sa bawat Pilipino para mapaunlad ang kanilang sarili. Ngunit habang inilalatag ng isang bagong administrasyon ang mga programang tutugon sa kahirapan, batid ko rin na dapat palakasin natin ang kakayanan ng ating kapulisan na labanan ang kriminalidad. And I do not speak only of petty crimes. Many of the illegal and criminal activities you face today as law enforcers are conducted across countries. Crime has become transnational. To face this new environment, the skills and the tools of the PNP must be enhanced. We need to modernize the PNP to enable our law enforcement agencies to meet our enemies head-on and stay one step ahead. The PNP needs to increase its technological capability, for criminals have become adept at using technology for their evil agenda. The PNP's forensic abilities must also be upgraded through the right tools and training. And aside from continuing our strong ties with the international law enforcement community, we must invest in building the capability and the skills to detect and respond to foreign nationals engaged in criminal activity here in the Philippines. I'm fully aware that the lack of resources at your disposal can sometimes breed a sense of frustration. And therefore, it's my commitment to provide the PNP with all the tools and resources that will enhance your capabilities. The lack of police officers to man our streets and enforce the law has also been a long festering issue. To address this, we intend to hire at least 50,000 new police officers to achieve the ideal police to population ratio of 1:500. But more importantly, we will provide a decisive and efficient leadership that will respect and abide by the established principle of chain of command within the PNP. Under my watch, there'll be no more Mama Sapanos. Wala na po yan. And as we build the PNP's capabilities, we must also look after the welfare of the men and women of the police force. Batid ko ang inyong kalagayan. Malaking responsibilidad ang iniaatang sa inyo ng ating lipunan. At ang inyong pagmamalasakit para sa bayan ay dapat lamang suklian ng malasakit para sa ating mga kapulisan. Para ipatupad kaagad ang mga programang magbibigay ng ginhawa sa inyong lahat. Suportahan at isusulong ng inyong lingkod ang pagkataas ng daily subsistence allowance ng mga kawani ng PNP. Dapat ding itaas ang combat duty pay ng ating kapulisan na sa kasalukuyan ay 240 pesos lamang. Sinusuportahan ko ang pagtaas nito sa equivalent o patumbas na 25% ng inyong patayang sahod. Gayun din, dapat ding bigyan ng mission allowance ang ating kapulisan na katumbas ng 50% ng inyong buwan ng sahod. Patid ninyo na sinimula ng isang programa para sa pabahay sa ating mga kapulisan. Marami-rami na rin mga bahay ang laytayo ng National Housing Authority o NHA. Dapat lamang na ituloy ang programang pabahay na ito. Dadagdagan din natin yan. We will provide additional budget for the PNA to complete and improve its facilities.
Dahil ang edukasyon ay pinakamabilis ang susi sa paglutas sa kahirapan, maglalaan tayo ng 65 bilyong piso upang mabigyan ang 20 milyong estudyante sa pampublikong paralan ng scholarship, libreng aklat, uniforme at iba pang kagamitan sa eskwela. Palalawakin natin ang mga serbisyong panlipunan, lalong-lalo na sa kalusugan. Gagawin nating libre para sa mahihirap ang bakuna, gamot at pagpapahospital, at isasama natin ang mga pulis sa health card system tulad ng nagawa ko sa lungsod ng Makati. Ipagpapatuloy at palalawakin pa natin ang programang pantawid pamilyang Pilipino o For Peace. Isama natin dito ang ating mga senior citizens na may edad na 60 hanggang 64 na taon. Gagamitin din natin ang programang ito upang tulungan ang mamamayan na bumangon sa hirap sa sariling pagsisikap. Prioridad din natin ang dagliang pagbibigay ng ginhawa sa higit 6 milyong manggagawa at kawaniang pamahalaan, at kasama na dito ang ating kapulisan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga sa akin na alisin ang income tax sa mga kumikita ng 30,000 piso at pababa kada buwan. Marami sa ating mga pulis. Marami sa ating mga pulis ang makikinabang dito. Higit pa sa 3,500 piso ang madadagdag sa take-home pay ng ating mga pulis kapag naipatupad na natin ang panukalang ito ng pagtanggal ng income tax. Sa kasalukuyang sistema ng buwis natin, pareho lamang ang porsyento ng buwis na binabayaran ninyong mga pulis at ng mga milyonaryo. Iyan ay isang kalakaran na dapat na ihinto. Sa kasalukuyan, ang pulis na may rangkong SPO1 ay may take-home pay na 24,976 kung merong tax. Kapag naalis ang income tax katulad ng aking panukala, aabot sa 30,918 ang kanyang magiging take-home pay. Napakalaking tulong at ginhawa ang may dudulot dito sa ating mga pulis at sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit ang lahat ng ito ay mangyayari lamang kung magkakaroon tayo ng makabuluhang pagbabago. Mangyayari ito kung masusunod ang tinig ng taong bayan sa darating na eleksyon. Mamumuno ko ng ating bansa na dala ko ang aking malawak na karanasan, kakayahang mamahala at pagmamalasakit sa ating mga kababayan, lalo-lalo na ng mga mahihirap. Kung kaya't nararapat at napapanahon ang napili ninyong tema para sa inyong pagtitipon. Makatotohanan, mapayapa at makatarungang halalan 2016. Tungkuling pasan ng lahat, lalo na ang bawat lakambini at lakan para sa inang bayan. Mga kababayan, mga kapwa kong manggagawa sa pamahalaan, hindi ang baril ang sagisag ng inyong tanggapan. Ang sagisag ay ang kalasag na nakaburda sa inyong mga uniforme. Habang ipinagtatanggol ng kapulisan ng ating mga napagtagumpayan bilang isang bansa, lagi ninyong aalalahanin, kayo rin ang tagapagtanggol ng ating kinabukasan. Itatakda sa halalan sa Mayo ang kinabukasan ng ating bansa. Tungkulin ninyo na maging kalasag ng ating mga kababayan. Kalasag na magtatanggol at mangangalaga sa kanila. Kalasag na siyang haharang sa anumang pagtatangka na agawin sa ating mga kababayan ang kanilang karapatan na bumoto ng malaya at ligtas sa panggigipit at karahasan. Kayo mga lakambini at lakan ng PNP Academy, ang unang hanay laban sa kriminalidad sa mga barangay, siyudad at munisipyo. Sa darating na Mayo,
kayo rin ang unang hanay sa pagtatanggol at pagtataguyod ng ating demokrasya at pagtitiyak ng kinabukasan na may ginhawa para sa lahat ng ating kababayang Pilipino. Muli, maligayang bati sa inyong ika-36 na homecoming. Mabuhay ang PNP Academy! Mabuhay ang magigiting na alagad na batas ng ating bayani. Sa inyo lahat, maraming maraming salamat. Thank you, sir. Chukwu is presented to Honorable Jejomar Kabuatan Binay, Vice President of Republic of the Philippines. Okay. A complimentary portrait is also given to our guest of honor and speaker, Honorable Jejomar Kabuatan Binay. Thank you, sir. Philippine National Police Academy alumni, state your name. Having satisfied all the requirements for admission as honorary member of the Philippine National Police Academy, Alumni Association Incorporated, fully aware of the duties and responsibilities attendant to the position, do hereby solemnly swear that I will faithfully and conscientiously abide with the Constitution and bylaws and rules and regulations of the PNP, AAAI, and fulfill my role to the best of my knowledge and abilities, towards the development of the association, with the end in view of attaining service proficiency and professionalism, in keeping with the ideals of justice, integrity, and service. Without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Thank you very much and congratulations to you, honorary and elected members. Welcome to the Philippine National Police Academy and Alumni Association. Organization. Police Chief Superintendent Pedro Estrella Bulao, Moholika Estek, ladies and gentlemen, the Moholika Class of 1980. Following them is the Moholika Class of 1981. Matatag as they are called, the only class that underwent a 45-day basic recruit training through the former Philippine Constabulary. The Moholika Class of 1981 has 34 members. It has the least number of graduates compared with other Bachelor of Science and Public Safety classes. As a member who has reached the startup is the person of police superintendent Francisco S. Sen, the former chief of the Bureau of Park Protection,
Once again, ladies and gentlemen, the Matatag Class of 1981. For true justice, integrity, and service. The class of 1982 was born. They had 26 graduates who are now holding various key positions under the Tri-Bureau of the Department of Interior in 1982. After them is the beginning class of 1983. Brave people never surrender, and so this class of 1983 proved their existence. The class that I have made remarkable officers. They served as teachers in the hospital for journalism, buried their class in the Walking in Pride is a Makatarungan class of 1984. The enforcement of law in class name Makatarungan was conceived, having 96 graduates. The class is geared up with the principles of the academy. The Makatarungan class of 1984 remains steadfast in the means of material work so that justice prevails at all costs. Once again, ladies and gentlemen, the star-studded Makatarungan class of 1984. Salute to the Makatao class of 1985. The six batch to graduate from the Philippine National Police Academy had their own way to regain the true image of the true public safety officers. And so, the Makatao class of 1985 came into existence with 70 graduates. The class starts to gain recognition among its peers and counterparts of the strong Makatao class of 1985. Ladies and gentlemen, the Makatao class of 1985. But despite such eventualities, PNPA has produced 103 graduates, physically and intellectually competent, to serve the country without indifference and reservations. Once again, the Tagapagtago class of 1986. In the parade ground is the Tagapagtago class of 1987. As the country needs new breed of officers in the post-Marcos era, the Tagapagtago class of 1987 answered the calling of public service to the motherland. The 94 graduates became the spark of hope of the military law enforcement organization. They bring hope to sustain order and idealism for a better society. The Tagapagtago class of 1987 truly resets public trust in the citizenry. Once again, the Tagapagtago class of 1987. Coming your way is the Tagapagtago class of 1988. Their lives together have tested their innate capabilities and inseparability. So strong and so beautiful that they live up in being the best and finest class ever produced in PNPA. They are the very reason why PNPA became a hope of great infinity and beyond. They are the new heroes of the Filipino race. Ladies and gentlemen, the Tagapagtago class of 1988. Brace up for the Tagapagbuklod class of 1989. Under the setup of the 4 Integrated National Police, the 10th batch graduate from the academy is the Tagapagbuklod class of 1989. Unity and diversity became the motivation of the class to promote a stronger link among members and graduates of the Philippine National Police Academy. More than a decade, the class added another 75 smart officers to the elite corps of officers of the land. Once again, the Tagapagbuklod class of 1989. Thank you.
good test na nangyari. Good test. Ate, kasama ka sa namin, crafting. Thank you.
Thank you.
Ang mga nakakasasabi ng mga
Panalo na.
Thank you, and you may now take your seats. So, dala po ang mga talupad para sa basa masin. Ano po lang, sumalik sa buko. Kap! Approaching the grandstand, ladies and gentlemen, is the Regimental Commander and Staff Masundayo Class of 2016. Regimental Commander, Bagayao Kalinga, Muntud Lana del Norte, Bartolome Isabela, Abangan Bulua, Belmes Abra, Riva Slater, Exilio Cagayan, Nabor Maguindanao. Following them is the PNPA Band, headed by Senior Police Officer 3 Carmela de La Santa Paula. Battalion Commander, Bandula Ipugao, Agud Kalinga, Panal Mountain Province, De Los Reyes Batangas, Kulalad Mountain Province, Tangnaan, Baguio City. Alco Company Commander and Staff, Company Commander, Luna Tarlac City, Gairano Cebu City, Sali Tawi-Tawi, Cabigas Davao del Norte, Rosales Nueva Ecija, 1st Platoon Leader. Regis Eastern Samar, 2nd Platoon Leader. Bravo Company Commander and Staff, Company Commander, Rodriguez Kalinga, Dungka Sarangani Province, Figueroa Bulacan, Adorio Isabela, Morada Albay, 1st Platoon Leader. Clemenia Osama City, 2nd Platoon Leader. 2nd Battalion Commander and Staff, Battalion Commander, Bravo Tabuk City, Wap Mountain Province, Pasage Tacloban City, Santua Camarines Norte, Sables Guimaras, Ibañez Davao City. Charlie Company Commander and Staff, Company Commander, Masingao Benguet, Militantes Orsogon, Oceano Cagayan Valley, Amorio Cagayan de Oro, Fernandez Lana del Norte, 1st Platoon Leader. Yebra Camarines Norte, 2nd Platoon Leader. Delta Company Commander and Staff, Company Commander, Acos Abra, Katipay North Cotabato, Corporal Naga City, Kakdak Pangasinan. Odivilla Camarines Sur, 1st Platoon Leader. Santos Malabon, 2nd Platoon Leader. Please all rise for the colors. Color Officer, Leal Laguna. Battalion Commander and Staff,
Battalion Commander, Lamot North Cotabato, Elona Cavite, Senyo Manila, Angyo Cavite, Amawa ni Fugao, Garcia Masbate, Echo Company Commander and Staff, Company Commander, Lindog Mountain Province, Rañada Mindoro, Damac Marawi City, Caceres Naga City, Villanueva Quezon Province, 1st Platoon Leader, Foronda Ilocos Norte, 2nd Platoon Leader, Foxtrot Company Commander and Staff, Company Commander, Pitan Mountain Province, Via Sultan Kudarat, Estelias Taguig City, Olivia Bacolod, San Antonio Camarines Sur, 1st Platoon Leader. Urquina Surigao del Norte, 2nd Platoon Leader. 4th Battalion Commander and Staff, Battalion Commander, Tadeo Abra, Atiwag Mountain Province, Manginig Batangas, Ramos Liga City, Ines Isabela, Tampay Cavite, Golf Company Commander and Staff, Company Commander, Marunong Pagadian City, Evangelista Laguna, Cabe Davao City, Raupan Taguig, Makoy Masbate, 1st Platoon Leader. Grar Lano del Norte, 2nd Platoon Leader. Hawk Company Commander and Staff, Company Commander, Salvino Baguio City, Kailik Cavite, Bayaban South Cotabato, Alvin Benguet, Luzano Cavite, 1st Platoon Leader. Kailik Cavite, 2nd Platoon Leader. And members of the Speaker's Board, Ander Baguio City, Anniversario General Santa City, Ramos Pampanga, and that concludes our 36th Grand Alumni Homecoming Ceremony with the theme Makatotohanan, Mapayapa at Makatarungang Halalan 2016. Tungkulin pa sa ng lahat, lalo na ng bawat lakambini at lakan para sa inyong bayan. With our guest of honor and speaker, Honorable Jejomar Kabawatan Binay, Vice President of the Republic of the Philippines. Once again, good afternoon. Announcement. To our officers, guests, and visitors, the program for the Alumni Homecoming will resume at 2 o'clock this afternoon with a sound drill exhibition of the Maragtas Class of 2018 and slow drill performance of Masidla Class of 2017. Afterwards will be the kiddie shows and parlor games at 4 p.m. Next is the PNPA Alumni Got Talent, raffle draw, and dinner at 5 p.m. Once again, good afternoon.